ang lahat at ating ituon ang ating presensya sa puong may kapal. Binibini, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Amen. Isang magandang araw sa ating lahat. Kamusta naman ang inyong araw? Nakakagalak namang pakinggan na kayo ay mabuti. Class, may liban ba ngayong araw sa klase natin? Magaling! Ako'y nagagalak sapagkat walang liban ngayon sa ating klase. Ngayon, magbalik-aral tayo. Class, ano nga ulit ang pinag-aralan natin kahapon? Binibini, maaari mo bang isiwalat sa ating klase? Mahusay! Ang ating pinag-aralan nga ay tungkol sa kumpanyang pinagmumulan ng mga iba't ibang gamot. Ano nga ulit yung binibini? Pwede bang magbigay ka ng halimbawa? Magaling! Napakahusay sapagkat natatandaan pa ninyo ito. Okay class, may papakita akong mga halimbawa ng mga gamot sa inyo at tukuyin kung ano ito. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan na aking ipinakita? Mahusay! Napakagaling ninyo talaga, mga mag-aaral. Ngayon, alam na ninyo ang kaibahan ng branded at generic. May mga gamot tayo na branded na kung saan ito ay mga mamahalin at meron din namang generic na kung saan itinalaga ito upang ang kapos sa gastusin ay di magka-problema sa branded dahil may generic naman na handang magserbisyo sa iyo. Pareho lang silang mga gamot at pareho ding epektibo. Ang pinagkaiba lang ay ang kanilang presyo. Bawat gamot ay may brand name at generic name. Ang generic name ng gamot ay ang active ingredient na nagpapabisa ng gamot. Ang brand name naman ay binibigay ng pharmaceutical company na nag-produce ng gamot. Kapag ang gamot na may bagong active ingredient ay lumabas, ito ay protektado ng patent sa loob ng ilang taon. Ang patent ay ginawa para masigurong kumita at ma-recover ng pharmaceutical company ang puhunan sa pagdibilak ng gamot o sa pagbili ng rights para ibenta ang gamot. Habang covered pa ng patent ang gamot, hindi pwedeng magbenta ang ibang kumpanya ng parehong gamot na mayroong protective active ingredient. Pagkatapos mag-expire ng patent, ang ibang pharmaceutical company ay pwede nang mag-develop ng gamot base sa active ingredient. Ito ay kilala at tinatawag na generic medicines. Maaring magkaroon ng iba't ibang brand ang gamot pero pareho lang ang active ingredient sa original. Ang generic at branded na gamot ay dapat mayroong identical active ingredients. Dapat pumasa sa standard ng bioequivalence ang isang generic na gamot. Ang ibig sabihin ng bioequivalence ay ang dalawang gamot ay dapat mayroong identical active ingredients at magkaroon ng parehong effect sa pasyente. Pareho man ang active ingredients ng generic at branded na gamot, ang excipients or inactive ingredients ay magkaiba. Ang excipients o inactive ingredients ay nagkukontribute sa treatment effect ng gamot. Ito ay importanteng alamin kapag ang pasyente ay may allergy or sensitive sa isa sa mga excipients o inactive ingredients. Ang generic na gamot ay kadalasang mas mura sa branded na gamot dahil ang mga manufacturer nito ay hindi gumastos sa research and development ng gamot o sa pagbili ng rights para ibenta ang gamot. Hindi dahil mas mura ang generic,
na gamot ay hindi na ito maganda. Itong dahilan kung bakit tinutulak ng Philippine Pharmacists Association ang mas mura ngunit di kalidad na produkto. Ayon sa discussion paper na Review of the Cheaper Medicines Program of the Philippines ng economist na si Oscar Pizarro, ang mga branded na gamot sa Pilipinas ay tinatayang 5 to 30 times mas mahal kumpara sa tulad brand names ng parehong manufacturer sa India at Pakistan. Ito ang naging dahilan kaya naisabatas ang cheaper medicines law. Dito sa Pilipinas, ang Food and Drug Administration or FDA ay nag-utos ng mas mahigit na pamantayan ng quality, safety at effectiveness para sa mga manufacturer ng generic na gamot. Mahigpit na ipinatutupad ang mga alituntunin para mawala ang mga generic na gamot sa merkado na mababa ang kalidad, mapanganib at hindi kasimbisa ng branded counterparts. Okay class, para mas lalong lumawak ang ating kaalaman, pakipasa sa akin ang listahan ng mga branded at generic. Walang limitasyon ang bilang nito. Naiintindihan ba natin class? Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gumawa ng reflection tungkol sa kahalagahan ng branded at generic na gamot. Ipasa sa harapan pagkatapos ninyong gumawa. Ngayon class, mayroon tayong takdang aralin. Isulat sa buong papel ang kaibahan ng branded at generic na gamot. Maraming salamat mga mag-aaral.